Hello po sa inyo mga ka-Jansky, kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron po tayong i-share sa inyong pampaswerte na kung saan ito po ay napakasimpleng ritual. Basta't kinakailangan na malakas po ang inyong paniniwala para ito po ay mag-work sa inyo. So minsan na nagtatanong po kayo na ginawa niyo naman po ng tama itong ritual pero bakit tila hindi pa po ito nangyayari or bakit sa tingin niyo meron po nag-message sa akin na hindi naman ito totoo. Pero dito po kasi sa ritual na ito ay pinapractice natin yung law of attraction mga Kajansky, na kung saan dapat meron po tayong 100% ng paniniwala, meron po tayong trust, believe in faith para po ito ay mag-work sa inyo, okay? Dapat ay tayo po ay maging positibo at wala pong pag-aalinlangan. So ito pong ritual na ito mga Kajansky ay gawin nyo lamang po ito bago po kayo matulog. So maghanap po kayo na parte sa inyong pamamahay na kung saan kayo po ay komportable na pwede nyo pong gawin ang ritual na ito na wala pong mga distraction. So make sure na naka-off ang inyong mga television, ang inyong mga radyo, nakasalant ang inyong mga phone para po tayo ay makapag-focus. So pag ready na, isimulan nyo na ang ritual na ito. So kung kayo po ay laging stress na lamang po at puro na lang mga negative yung mga ating iniisip, yung napifeel nyo ba na minsan tayo po ay meron po tayong gustong gawin pero tayo po ay nauunahan ng mga negativity or minsan tayo po ay nawawala ng gana dahil sa tingin natin ito po ay hindi mag-work, hindi po tayo nakakapag-isip ng tama. So tayo po ay nauunahan po ng mga negatibo, okay? So kung tayo po ay laging ganun po yung ating pakiramdam, so pwede po tayong magkaroon ng cleansing, okay? Napakasimpleng ritual na ito ay para matanggal po kung ano man po yung mga kamalasan na yan. And hindi po natin alam na syempre araw-araw po tayong lumalabas sa ating mga bahay, tayo po ay pumupunta sa ibang lugar, hindi po natin alam kung sino-sino po yung ating mga nakakasalamuha. Maaaring ikaw po ay weak na yung mga kamalasan o mga negative emotions, di ba? Yung mga energy na yan ay nalipat po sa inyo. So hindi po natin maiiwasan kung bakit feel na feel nyo ay minsan po kayo ay parang walang gana, okay? So ito po ay pasensya na, napakaingay kasi malapit po kasi tayo dito sa balcony natin. So anyway, pag ganun po yung ating napifeel, so hindi po tayo makapag-isip ng tama. So pag ganun ay pwede po natin gawin ang ritual na ito. Gamit lamang po ang inyong hintuturo. Ito po yung index finger mga ka-Jansky, okay? Napakasimpleng ritual. So kapag ito po ay lagi yung nararamdaman, so gawin nyo lamang po ito ay ilagay nyo po ito sa inyong mga noo, alright mga ka-Jansky, and then itong inyong thumb, okay, nilalaki, ay ilagay nyo po ito sa inyong baba, okay, ganyan mga ka-Jansky. So mga 5 to 10 minutes nyo po ito gawin. So gawin lamang po natin yan ng 5 to 10 minutes mga ka-Jansky. Tayo po ay mag-visualize, tayo po ay mag-concentrate, okay? Pwede nyo po ipikit ang inyong mga mata. So ulitin ko po ay ito po dito sa inyong gitna, okay? And then ito pong hinlalaki ay dito sa inyong baba, okay? 5 to 10 minutes mga ka-Jansky, tayo po ay mag-concentrate. Tayo po ay i-close nyo po ang inyong mga mata. And then pakaisipin nyo po kung ano po yung mga bagay na gusto nyo pong halimbawa matanggal na po kung ano man po yung mga negative energy na yan, yung mga kamalasan na yan, at mapapalitan na po ito ng swerte, okay, na kung ano man po ang inyong gagawin ay ito po ay magkakaroon kayo ng yung maging positibong pananaw, okay, at kung ano man po yung gusto nating mangyari, ito po ay wala pong humadlang para dito. So para tuloy-tuloy po ang swerte, okay, kahit ano po yung mga intention nyo na inyong pong gagawin mga ka-Jansky na gusto nyo pong mangyari, basta tandaan po natin na dapat tayo po ay sincere, taos puso po tayo kapag tayo po ay nakikipag-communicate kay universe. Gawin nyo lamang po ito mga ka-Jansky bago po kayong matulog. So every time na nafe-feel nyo na talagang natatalo kayo yung mga negatibong mga thinking na yan, mga emotion na yan, so gawin nyo lang ang bagay na ito, napakasimpleng ritual, basta tayo po ay sincere. And then kung hindi naman po ito gawin, nagagawa pag sa bago po kayo matulog, syempre kung kayo po ay pagod, so pwede po natin gawin ito sa umaga, okay, early in the morning, basta between 6 to 8 a.m. mga ka-Jansky, pwede po natin gawin ang ritual na ito. So every time na nafe-feel natin na tayo po ay hindi po nakakapag-isip ng mga positive thinking na yan na kung saan kailangan natin at magkaroon tayo ng positibong pananaw, okay? Dahil kung meron pong mga hadlang, okay, kung hindi po tayo healthy emotionally. And syempre mga ka-Jansky, kailangan na tayo po ay iwasan po natin yung mga stress, huwag po natin masyadong isipin
masyado yung ating mga problema. Kasi po yung ating mga problema ay kakambal na po yan ng ating buhay, okay? Kung atin po niyang iisipin lagi na wala pong mangyayari. So ito po ay isipin natin na lahat po ng problema ay may solusyon, okay? So instead na tayo po ay magmumuk, mag-isip po tayo ng mga, isipin po natin lagi yung mga problema, tayo po ay madidepressed lamang. So dapat tayo po ay maging positibo at tayo po ay mag-isip po kung paano pa na po natin ma-solve yung ating mga problema. Okay? Huwag po tayo magpadala sa mga stress o mga problema na yan. So, ikaw po sa iyong sarili mismo yung makakatulong. So, kapag tayo po ay merong positibong pananaw, mga ka-Jansky, mas lalo po tayo makakaakit o maka-attract ng swerte sa ating buhay. So, gawin nyo lang po ito, mga ka-Jansky, okay? Every time na kayo po ay nakakaramdam na kung anong mga negative energy sa inyong mga isipan, sa inyong mga katawan. So, para po mas lalo pa tayo maka-attract ng mga swerte sa ating buhay. So, ayan lang po mga ka-Jansky and good luck po sa inyo. At kung meron po kayo mga katanungan o hindi may masyadong klaro dito sa topic na to, ay pakicomment na lamang po sa iba pa. And syempre mga ka-Jansky, kapag ito mga pampaswerte, tandaan natin ito po ay isang gabay o inspirasyon lamang. So, kinakailangan na tayo pa rin po ay gumawa ng mga aksyon, pagpaplanong gagawin kung paano pa po tayo mas lalong umangat. Sabayan po natin itong pampaswerte ng aksyon o pagpaplanong gagawin. So, kailangan po tayo po ay mas lalong magsipag, tayo po ay magsikap mga ka-Jansky. Kidali ika nga nila, nasa atin pa rin po ang may control at tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Nasa ating kamay ang tagumpay mga ka-Jansky. Ika nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So yun lang po ng mga ka-Jansky. Maraming salamat sa inyong lang sa pag-support at ito sa ating channel. And I need to say bye now. You save everyone. Bye mga ka-Jansky.